Pero pagkatapos nyon, totoo kaya, minsan nagiging sinungaling tayo paglabas natin. Bakit? Hindi nakikita yung katotohanan sa buhay natin. Amen. 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 Although, yes, we have received the truth already, but we have to work out para hindi maging sinungaling ang Panginoong Diyos, kaya naging sinungaling ang Diyos sa mga tao at kinatatawanan tayo, kinatatawanan ang pangalan ng Jesucristo dahil hindi tayo naging totoo. Amen. And God is working and Jesus is working in the inside of us. He is changing you from day to day process. That's why it's a painful process sometimes. Inaalis ng Panginoon yung mga hindi karapat dapat na kahinaan natin, wickedness natin. Mayroon pang baitang, okay, grade 1, grade 2. Kay grade 1, hindi ka pa nakapasa. Oh, repeater. Amen. Pwede mangyari. Amen. Kaya kung minsan, patience ang inano sa'yo. Grade 1, patience pa lang. Okay, hindi ka nakalas sa'yo. Grade 1 ka pa rin. Kaya ang testing mo ngayon, patience hanggang ngayon. Nagmamature ka ba? Hindi. Oh, hindi. Amen. Yun ang tanong. That's why we're going to work out and Jesus will going to help us, turn us from our own wickedness, lahat ng ating makakahinaan. The moment na tinanggap natin ang ating Panginoong Espiritu, kung ano po yung sinabi ng Panginoon ng Banal na Espiritu na kinonvict ka, bawal magmura, bawal sumimingot. Okay, sumimingot. Okay, nakalabas ka doon. Kumisa pabalik-balik ka, grade 1 ka pa rin doon. Hindi ka pa rin ano, kasimangot ka pa rin. Magagalitin ka pa rin. Nagsisinangaling ka pa rin. Chismosa ka pa rin. Lalakero, babaero ka pa rin. Ano ba yan? Sinungaling. Right? Sinungaling ang Panginoong Diyos sa buhay natin. Ginagawa natin nakakapisuran ang pangalan ni Jesus. At nagpupunta ka pa nga sa church sa Lord of the Harvest. Mambino, pupunta ba Lord of the Harvest? Kasi nasabi ng asawa mo, totoo ka ba? Plastic ka! Amen? Amen. Asan ng katotohanan? Bato-bato sa langit. Ang tamaan ay? Magbago na! Magbago na. Amen. Hallelujah. Madami. Not only you're going to apply, but alam naman ng Panginoon na hirap nga tayo eh. Kaya nga nandyan ang Panginoong Jesucristo. Tutulungan tayo. You're going to empower us in our struggle, in our burden. Sino bang burden mo, kapatid? Yung nangungulit lagi na makulit? Kung sino ba yung makukulit na yan? Minsan, kapamilya, kundi kapamilya, kapuso, kundi kapuso, ano ba yan? Kapatiran. Amen. 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 Umamin na kasi. Umamin na, amen. Hallelujah, praise God. Hallelujah. Bumalik tayo. Bumalik. Repeat number one. Nag-grade one. Faith is the instrument of sanctification. Sabi ko kanina, mga kapatid, He wants us to bless us. He wants to bless you, empowers you to overcome wickedness. Lahat ng kasamahan, kasalanan. Dahil yun po ang planong Panginoon sa buhay po ng isang tao. Ito yung pangatlong blessing na nais ng Panginoon po sa atin na dapat nating tanggapin. Jesus will going to turn us from all our wickedness. And in Acts 15 verse 9, God cleansed their hearts by faith. So ibig sabihin dito is, faith is the instrument of God's cleansing. The instrument by which He will going to turn our wickedness. And in Acts chapter 26 verse 18 again, sabi doon sa end of verse ng 18, those who are sanctified by faith in me, sabi in me, si Jesus yan, those who are sanctified, naging banal, naging holy. Paano tayo pinaging banal ng ating Panginoong Kristo? Hindi naman tayo banal. Kailangan si Kristo na siya'y maupo sa buhay po natin. Dahil banal ang Diyos, hindi tayo pwedeng humarap sa banal na Diyos. Nagkakasala tayo. Ang isang taong makasalan, hindi siya pwedeng humarap sa banal na Diyos. Kailangan siyang banal din na humarap sa Diyos. Malinis.
But we are sanctified through Jesus Christ. And faith is the God's instrument of sanctification and the way He turns us from our wickedness. And the new Moses, He is the one who will going to help us in our struggle. Ano man mga struggle natin. Yes, I have my struggle too. Alam niyo po, mayroon po mga struggle ng mga pastor din, ninyo lang alam. Mga pastor nagkwentuhan, tatlong pastor, hindi ko lang ang pangalan. Kwentuhan lang, mahal, kwento lang. Ang isang pastor, sabi niya, alam mo, mayroong kahinahan eh. Sabi niya, huwag mong ipagsasabi, tayo na nakakalaman. Opo, sige. Sabi niya, alam mo, kahinahan ko. Sabi niya, yung pagmumura, masyado, pastor na ako, pero minsan may panlumalabas na pagmura, kaya huwag mong sabihin na. Sa likod lang ito nasasabi ito. Ikaw naman, ano bang kahinahan mo? Naku, pag tumitingin ako sa babae, parang ulit yung wala. Ano talaga, ano na? Ikaw naman! Sabi, ano bang kahinahan mo? Naku, pag-pray din ako, kahinahan ko, yung magsabi ng mga kahinahan ng ibang tao. Patay! Chismosa! Chismosa pala yung pastor na yun! Matangmang kahinahan po ng bawat isa sa ating mga batid. If you're going to pray, each and every one of us, pray for each other, kung anuman yung kahinaan, you're going to help that person to overcome yung mga kahinaan. Amen? Because Jesus gumagamit din ng ibang tawa sa instrument minsan para dumaan tayo sa painful process na tayo magiging banal. Amen? That's why the Bible says, an iron sharpens an iron. Na kahit yung kapatid mo sa Panginoon, makulit siya. Minsan, matalas ang dila. Di ba? Talaga, kukulit-kulitin ka talaga. Ano ba nakakairita talaga? Pero kapatid mo sa Panginoon pa rin yan eh. Amen? Maring kayong dalawa, may nung dapat baguhin din. Hallelujah! Praise God! So the third blessing that is offered this afternoon po mga kapatid is Jesus will going to turn us from all our wickedness. And Moses, the new Moses that will show us the way, not only show us the way, but he's going to stand beside us to empower you in your struggle. Paano man po yung makahinaan po natin, tutulungan tayo ng ating Panginoon sa Kristo. Hallelujah. Praise God. He shows us the way of righteousness and He turns us from our wickedness. And in summary, I want persuade you, kayo, nais ko kayong hihikayatin po mga kapatid sa hapon na ito, that God, tulad po sinabi ko kanina sa unang-una pa, that God is moving towards you with a great blessing. Three wonderful great blessings na ating pinag-aralan ngayon. Amen? And you are among the families of the earth. Kasali kayo doon. Kasali tayong lahat that needs to receive a blessing. Hindi sinisa ng Panginoon dito. Whether sa Filipino, Japanese, Inchik man, Amerikano man, Russia man, ano man, Pakistan man, Hindu man, walang sinisa. All the families of the earth ang mga katagap ng pampala. Hallelujah. And I would like to offer you that blessing to you this afternoon in the form of a Christmas gift sa tatlong paraan. At ulitin ko po. Sa una, kung kanina, Jesus came to prove God's truthfulness. It is a precious gift. It's a precious gift na dapat nating tanggapin ito.